So yun po mga kabiyaya, mga kawela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito, pag-usapan natin itong viral na video na ito, mga kadaver. Na di umano, no? Catherine Bernardo ay may attitude. Ito na naman, nung nakaraan, nung nag-viral na attitude, yun sa Kamikasi. No? Pero ngayon, ito sa kay Catherine Bernardo naman. Tapos, ang masama pa nga daw dito, nag-bad finger daw. Na mock you. Naku po. So, yun. May mga video tayong papanoorin. At bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, dito, no, itong video mapanoorin natin ay, alam niyo sa mga artista kasi, ito ah, para lang sa akin, big deal talaga sa mga tao yung makitaan ka ng bad, ng maling ginagawa, no? Kasi bilang artista, dapat, ano ka dyan eh, alam mo yun, napaka-perfecto mo. Kasi sa oras na makita ang kanila ng pangit na gawain, kakamuwi ang kanila at gagawan talaga ng issue. Katulad nito ngayon, yung attitude, yung parang nagalit daw si Catherine Bernardo dun sa lalaki na nagpa-picture or nagpa-autograph sa kanya. So, totoo ba to? Hindi. May papanoorin tayong video. At eto nga, yung isa pang video na di umano si Catherine Bernardo ay nag-ganun-ganun. So, lahat naman ng tao gumagawa nun. Ultimong mga pari nga dyan at mga taong palasimba eh. May mga... Ah, totoo ah, yung mga taong palasimba dyan, simula sa pintuan ng simbahan, nagluluhod-luhod na hanggang dun sa altar. Tapos pag uwi dun sa bahay, nagmumura. Tapos ang unang ginagawa, pinagkukwentuhan yung may mga buhay na may buhay. So, maraming ganyan ah. No? Kaya wag na tayo magtaka, yung mga artista kapag nakitaan nyo sila ng pangit na ugali, na para sa inyo, pangit na ugali, pero... Huwag ka, eh pare-parehas lang naman din tayo dito, no? O hindi porket artista, ano na yan, napaka-banal na yan. Hindi porket artista, ano ka na, lahat na ng, ano na, sobrang bait mo. Wala ka nang ano, hindi ka na makasalanan tao, maaari ka ng kunin ni Lord. Walang ganon. Artista man yan o hindi, makasalanan pa rin yan. No, kaya minsan nagtatakot sa ibang tao eh. Hey, grabe naman si ganito, nagpa-picture lang yung pants, tinanggihan. Siyempre tao din yan, napapagod. Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo? Diba? Eh meron nga dyan eh, sabi ko nga sa inyo eh, kung sa isang araw magsimba sa simbahan nila 3 beses. Pero yung ugali, masahol pa sa demonyo. Diba? Maraming ganyan tao. Meron nga yun. Doon nga sa amin, sa ano, dito pala sa Taguig, no? Dito sa Taguig, no? Dami dito niyan. Oh, meron dyan yung praise the Lord, hallelujah. Lagi yung bunga nga, Diyos eh. Pero yung ugali, demonyo. Oh, ay, nako. Subok ko na yung mga taong ganyan. Kaya kakadalasan yung mga tao na mga palasimba, yung mga todo tawag sa Diyos, yun pa yung mga ano eh. Yun pa yung may mga ginagawang kawalang yan. No? Kaya ko lang naman din to nasabi kasi nga parang kinukumpara ko din to sa mga artista. Pare-parehas lang din yan. Kaparehas din nating mga tao yung mga yan na may mga attitude. Lahat naman tayo dito may attitude eh. Porkit artista ka, kailangan banal ka na. Kailangan hindi ka na makasalanan, ganun ba yun? So ito yung video, panoorin natin mga kadabarkads para lubos nyong maunawaan, no? Para lubos nyong maunawaan, hindi na tayo mag-away-away dito. Ay, ba't nandito yung kamukha ko? Yun, no? Ay, ba't nandiyan yan? Si ano, si Daniel Padilla. Lak ng titingin, wala ginagamit niyo yung picture ko, wala kayong paintulot ah. Leche kayong mga vlogger kayo ha. Yung picture ko, oh, nakabalandra siya sa video nyo. Oh. At nandiyan yung picture ko. Sira ulo to.
Di mo lang kayo nagpaalam. Pero in fairness, ang gwapo ko dyan, ah. Oo. Makita niyo yung mata, yung buhok ko. Noong mga panahon na yun, nagpa-ano pa ako, nagpa-salon pa ako niyan, eh. Oo. Wala mo lang pa yung tulot yung mga to sa akin. Oo, walang ya din talaga tong ibang vlogger, eh. Yung sunod, pag gagamitin niyo yung picture ko, ayusin niyo naman. Magpaalam kayo, anak ng teteng naman, oh. Walang niya, ginawa niyo sa tas, nilagyan niyo pang caption, oh. Magpa-picture at mag... magpa-picture at sina, ano? Sinang ayunan naman agad it... Sinang ayunan naman agad ng it... Ano to? It ng Teen King, pero pinayuhan. Oh, Teen King daw. Sino ba yung Teen King? Eh, di si Daniel Padilla, yung nasa picture. No? Ano yung minsan kapag ano? Minsan kapag nasa mall, minsan nagugulat ako, may nag-iiyawan. Nakala nila, lalo pag nakasulat ako ng sage, kala nila si Daniel. Eh, joke lang, baka may maurat na naman dyan. Baka may mag-visit na naman dyan, so mag-comment na naman dyan sa comment section na, ang kapal na muna mukha nito. Kapal-kapal, pati si Daniel, kamukha niya daw. Lahat na lang kamukha mo. Alam niyo, ulitin ko, yan, si Daniel Padilla. Mga Padilla, pinsanin din namin yan, eh. Kamag-anakan din namin yan. Obvious naman, di ba? Alam niyo, yung mga Soto, Mulak, ano pa ba? Richard, yung Padilla, tsaka yung, ano pa ba, yung Reed. Alas magkakamag-anak, magkakakoneksyon, magpipinsan yan lahat. Oo, oh, tapos kami lang ng mga gibara, hindi masyadong naka, dati, sasali dapat ako, mag-artista dapat ako. Kasi sabi ko, masyado ng puno. Masyado ng ano yun, nandun na yung mga pinsanin ko, sila, yan, sila, yung mga chewing ko, sila Aga Mulak, yan. Yeah, sila James Reed, nandun na yan sila, eh. So sabi ko, hindi ko na siguro kailangan. Saka magkakaano lang, magkakatabon-tabon lang. O, oh, nandun na silang lahat, eh. So ako, mag-vlogger na lang ako. Eh, sabi ko sa kanin, yung naisip ko dati, you know. Ang dami na naman maiinis dyan. So ito, panoorin natin yung video, no, na nagpa-picture. Sinangayunan naman daw, kaso... Pinayuhan. Eh, ba't pinayuhan? Eh, baka naman ano kasi, baka naman may ginagawang mani yung ano, yung nagpa-picture. Eh, panoorin natin. Attitude ni Kansa fan, huli sa camera. Sinong mag-aakala na ganito pala sa fan si Catherine Bernardo? Kabaliktaran nga ba niya si DJ? Matatandaan na noong August 2020, binigyan pa ni Daniel Padilla ang tricycle driver na nakasagi sa kanyang luxury car na 1967 Ford Mustang sa Fairview. Car collector ang aktor, kaya naman marami siyang magagandang sasakyan. Bumaba si Daniel ng kotse at saka tinignan ang damage ng Mustang, at nang makitang minor lang, inabutan pa ang tricycle driver. Si Daniel ay nakatanggap din ng malaking paghanga mula sa mga fans. Base nga sa post ni RV, ang double ni Daniel sa pelikulang Barcelona ay nakiusap umano siya kay Daniel na magpa-picture at sinang ayun na naman agad ito ng thinking. Pero pinayuhan niya raw si RV na hintayin siya sa labas ng tent dahil magpapalit muna siya ng damit. Agad na dinumog si Daniel ng mga fans na naghihintay sa labas habang palabas siya ng tent. Samantala, pagkukwento nga ni RV ay nawalan na umano siya ng pag-asa na makapagpa-picture kay Daniel. Dagdag pa nito, lumapit umano si Daniel sa kanyang mga staff para ipahanap si RV para makapagpa-picture sila. Kamakailan naman ay sinagot na ni Catherine Bernardo ang issue tungkol sa viral video kung saan namataan siyang gumagamit ng vape. July 2023 nang kumalat ang stolen shot na iyon ni Catherine. Makikita sa video na gumamit ng vape si Catherine habang nakaupo sa bench ng isang building. Katwira ni Catherine, kung ginagawa ko yon or kung di ko ginagawa, o ginagawa ko lang yun sa movie, hindi naman dinedefine nun ang pagkatao ko. It won't make me less of a person. Depende na lang yun sa mga tao. Abangan nyo na lang din yung movie. Tama.
Ngunit ano naman kaya ang ginawa ngayon ni Catherine sa kanyang fans? Usap-usapan ngayon sa social media kung ano ang ginawa ni Catherine sa isa niyang fan. Dito ipinakita ng actress kung gaano kaimportante sa kanya ang mga fans. Marami ang humanga sa kabaitan ni Catherine Bernardo nang magkaroon siya ng mall tour for her latest movie, A Very Good Girl. Sa video nga na kumalat sa internet, makikita kung paanong magmahal si Catherine sa kanyang mga fans. May isa kasing guy ang gustong magpa-selfie with Catherine. Lumapit siya sa stage at ang kasunod ay biglang umeksena ang isang marshal para pigilan ito. Makikita na halos ipagtulakan ng marshal ang binata na makikita sa video. Nakita ni Catherine ang pangyayaring iyon at siya na ang sumenya sa marshal na okay lang makalapit sa kanya ang male fan. Tinanong ng actress ang kanyang fan kung ano ang gusto nito. At instant ay inilabas niya ang kanyang tablet para makapagpa-selfie kay Catherine. Maraming netizens ang pumuri sa ginawang iyon ni Catherine. Aminado si Kat Maarte, pero down to earth pagdating sa mga fans niya. Kaya idol kita, Kat. Maarte talaga. Napaka-amazing niyo po. Pareho sila ni Daniel ng pagtrato sa mga fans, kaya di sila nalalaos. Di ako makakatnyel, pero gusto ko sila magtrato ng mga fans nila. Mabait talaga yan, kaya daming fans. Hindi yan suplada at mabait talaga si Catherine. Nakita ko na yan sa personal malapitan. Siya talaga ang nalapit sa fans. Bait, same sila ni Daniel. So yun, no? Nakita niyo na naman yung mukha ko dyan sa screen, no? Guwapo, no? Yan yung mga panahon na hindi pa ako pasma. Hindi, ito seryoso tayo. Alam nyo, bilang artista, kailangan talaga na ikaw yung lumalapit sa mga fans mo. Okay na okay po yun, napaka-goods po nun. Kasi kung hindi naman din dahil dyan sa mga fans mo, hindi kasi sikat ng ganyan eh. Diba? Anong mangyari? Sige, artista ka eh. Kung ayaw ka naman panoorin, walang magagawa, malalaos ka kagad. Kaya kailangan talaga yung pag-appreciate mo sa mga fans mo is talagang tunay at pinapalagan mo sila. Bilang artista, goods na goods po yun, wala pong problema. Pero doon naman po sa mga artista na kadalasan po ay, hindi naman kadalasan, minsan naaktuhan or nabibidyoan na dinededma katulad nung issue ni Nadine at nung mga volleyball player, no, nakalimutan ko kung anong mga pangalan nun, na dinedma nila lahat yung mga fans nila. So yun, dalawa ang magiging komento natin diyan, mga kadabarkads. Kasi minsan tayo na mga fans, diba, minsan nagta-travel or bumabiyahe pa tayo sa malayong lugar para lang makita natin yung mga idol natin na baka sakali, makapagpa-picture, makapagpa-autograph, makausap sila kahit saglit, napakalaking halaga na sa atin noon. So, nandun na po yung point na yun. Pero, isipin din natin minsan, yung mga artista na yan, no, napapagod din yan. Napapagod na katulad din natin mga tao, minsan masama ang pakiramdam na dapat magpapahinga na lang sila, hindi pa nila magawa kasi magpapapicture pa sa inyo, no? Minsan gusto nilang kumain, hindi nila magawa kasi nga magpapapicture sa inyo. Minsan malos kasi isipin nyo, minsan tayo kakain tayo, minsan gusto na natin kumain, gutom na tayo, halos lahat na lang, halos gusto mo nang ikutin yung oras para mapabilis yung pagluluto dahil gutom ka na. So kung itutulad nyo po yun sa mga artista, halimbawa yung kay sino, yung may isang artista ngayon na nag-viral din yung video niya dahil parang masama daw po si Paolo Abellino ba yun, tama ba ako? Paolo Abellino ata yun. Ang pagkakasabi pa ng babae ng matanda is Piolo Pascual. Sabi niya, uy, si Piolo. Sabi naman nung ni Paolo, hindi po ako si Piolo, ako po si Paolo.
So yon, doon naman ang sinabi naman doon ng ni Paolo Contis. Dede. Ayun nga yung artista na yun. Nakalimutan ko yung pangalan, tama ba? Paolo ba? Abelino? Paolo Abelino ba? No, sabi niya doon sa mga nanay ng mga fans niya, sabi niya baka pwede pong kumain muna kami. Pagtas namin kumain, tsaka po kayo magpa-picture. Kaso, hindi na nga maawat. Hindi na maawat yung mga tao, dinagsana siya hanggang sa nagpa-picture. So, syempre, kahit din ako, gutom na gutom ako. Alam nga naman, makipagplastikan ako na nakangiti pa rin ako kahit gutom na ako. Diba? Yung iba kasi yung mga fans, hindi nila mag-gets yun. Na, syempre, yung tao lang, tao din naman yan, nagugutom, napapagod, nabubwisit, nagagalit, diba? Kaya yung mga fans dyan, minsan unawain nyo yung mga iniidolo nyo, hindi porket hindi kayo napagbigyan na na makapagpa-picture, no? Hindi kayo napagbigyan na masunod yung autograph nyo, magagalit na kayo sa iniidolo nyo. So hindi yan, hindi yan mindset ng isang solid fans, no? Hindi yan mindset kasi kung talagang solid fans ka ng isang artista, dapat mauunawaan nyo yan. Kadalasan kasi minsan nakikita ko, pero ito talagang dapat gampanan ng isang artista na pagbigyan niya yung mga fans niya. Dahil, kung hindi din dahil dyan sa mga yan, ay wala rin kayo sa industriya na tinatahak nyo ngayon. No, hindi nyo rin niya makukuha. Pero sana, ang hiling ko lang din sa mga fans, unawain nyo rin yung mga artista na hindi sila makapagpa-picture, hindi kayo makapagpa-picture sa kanila dahil may importante silang lakad, masama pakiramdam, no? Katulad nga nung kay Nadine dati, yung sa beach ba yun? Yung may nagpa-picture na hindi niya pinansin. Ang feeling ko dun, masama pakiramdam ni Nadine nung panahon. No? Kaya bad trip. Siyempre, mga tao din yan. May mga problema din yan. May mga puso din yan. May mga rin yan na mag-iinit yung ulo nila. Eh sa ating kasi mga Pinoy, pag sa oras na hindi ka mapagbigyan ng gusto mo, katulad niyan yung mga ibang fans diyan na binabatikos yung mga artista na hindi nila sila napagbigyan na magpa-picture, ibabash nila isuplado gayto ganyan. Katulad nung kay Leia Salonga, 'di ba? Na alam mo yon na pinagbigyan naman sila na magpa-picture. Yun nga lang sinasabi ni Leia. Huwag tayo dito sa mismong room ko. Dahil ito, private to. Hindi to pwede sa mga fans. Doon tayo sa labas. Doon tayo kung saan tayo pwede magpa-picture. At least pinagbigyan. Nakaso ang nangyari, binidyo pa, pinost pa, siniraan pa si Leia kung ano geto ganyan. Ngayon, tuloy ang nangyari, siya tuloy yung nabash. Tandaan niyo yung kay Leia Salonga. Tapos umepal pa to si Rendon. No, sabi nga, tatatlo na nga lang fans mo, dinedma mo pa. Hindi kasi ganun. Una, totoo naman eh. Diba? Private yun. Room niya yun. Dapat, hindi kayo pupunta dun. Abangan nyo sa labas. Oo, kung talagang solid supporters kayo, hindi yung gagawan-gawan nyo ng issue, video-video. Diba? Ang pangit ng ganun. Eh, paano kapag pagbiglang pasok nyo dun, nag-BBEs pala yun? Isipin nyo mabuti yun. Yung iba, minsan nagtataka ako sa ibang mga fans. Sabi ko, parang wala na sa hulog yung ibang mga fans na nagagalit sa mga artista pag sa oras na hindi sila mapagbigyan. Eh, hindi niba nila iniisip. Hindi naman mga robot yung mga yan eh. Parang katulad mo lang din yan. Tao din yan. Na napapagod, naiinis, nabubwisit, nagagalit. Kapareho mo din yan. So yun, mapunta na tayo dito sa isang video na kung saan ay nakita nga po daw na nag-bad finger si Catherine Bernardo. So ito yung picture, kitang-kita nga. Ngayon nga, meron nga. Dalawa pa. Dalawa pa. So ito po yung video, panoorin natin. So ito po yung video mga kadamerkad si Catherine Bernardo na nakita nga ng nakaganyan. Naka-bad finger. So, panoorin natin. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maiwan ko sa'yo. Usap-usapan ngayon sa social media ang larawan na ibinahagi ng ABS-CBN Film Productions Incorporated at Star Cinema sa kanilang Facebook page kamakailan.
Makikita kasi sa ilang larawan na kuha noong block screening ng A Very Good Girl sa Cinema 2076 Film Society na naka Dirty Finger ang ilang cast ng nasabing pelikula gaya ni Catherine Bernardo at Dolly De Leon. Hindi tuloy maiwasang umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizens ang nasabing larawan. Matatanda ang kamakailan lang ay usap-usapan pa ang ginawang pagtulak ni Catherine sa A Very Good Girl co-actress niyang si Dolly. Bukod pa rito, naging kontrobersyal din siya ng maispit ang may hawak na vape sa isang gusali sa Alabang. Nagsimula nang ipalabas noong 27 ng Setyembre sa mahigit 250 sinehan sa Pilipinas ang A Very Good Girl. Magsisimula naman sa Oktubre ang international premiere ng nasabing pelikula. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong masasabi mo sa balitang ito? Pati ba naman yung ano? Pati ba naman yung ano, yung vape? Oo. Pati yung sa, ano, sa, yung sa vape, parang binigyan ng kahulugan. Alam mo si OG Diaz, si, kay OG Diaz ko napanood yun. Anong, ba't ano bang masama sa pagbibape? Masama sana kung sigarilyo yung nakita niyo hawak ni Catherine Bernardo, doon kayo magtaka. Ay, vape naman yun, anong problema doon? Grabe, no? Para sila mga walang utak. O, hawak si Catherine ng vape o hinipak. Eh, ano naman? O bakit? Pinagbabawal ba ng gobyerno na mag-yosi, mga artista, maghipak ng vape? Hindi naman, di ba? So, anong problema? Batularan ng kabataan? Eh, ano naman? Vape lang naman yun. Buti sana kung sigarilyo yun. Bawal talaga. Masama yun. Tapos yung pack, yung... Yung ano na to, yung dirty finger ni Catherine, ano na naman to? Bakit kayo, hindi ba kayo nagmumura? Hindi kayo nagdi-dirty finger? Anak ng teting naman. Anak ng... Gaganyan nyo yung jowa ko ah. Wah. Ba't kayo, hindi nyo ba nagagawa yan? Yung mga ganyan, no? Yung dirty-dirty finger niya na yan. Bakang mas masahol pa kayo dyan eh. Hindi, minsan nakakaano lang, no? Minsan yung konting kibot ng mga artista. Bagay, artista nga naman. Pero kung iisipin yung mabuti, kung iisipin yung mabuti, di ba, mga artista sila, supporkit artista ka, bawal ka na maganyan. Hindi mo na pwedeng ipakita yung tunay mong pagkatao. Kailangan banal na banal ka na. Ganun na ba yun? Dapat nga kabiliban nyo pa yung mga taong ganyan. Pero huwag yung tularan tong ano ha, yung dirty finger ni Catherine Bernardo. Ang ibig ko sabihin dito, dapat kamangaan nyo yung mga artista na mas pinapakita nila yung tunay nilang ugali kaysa naman na sa camera, ang babait pagdating sa personal, naku po. Uy, may kilala ako artista niya na nasan ba siya ngayon? GMA. Ito, blind item. Mag-blind item nga tayo. Isang artista babae na nasa GMA na naging ay ayoko sabihin pag naging partner niya ano eh. No, malalaman agad eh. Isang babae no, one time kasi nakita ko siya sa SM Bikutan. Nagbablog na rin ako ng mga time na yun. So syempre artista, manghang-manga eh, ang ganda pa. So isa rin siya sa ang galing pa kumanta, magaling kumanta. Singket. Singket na may pagka-boyish yung style ng buhok niya. Tapos singket, maganda, magaling kumanta. O, sa GMA, sa GMA niya siya napapanood. So, lumapit ako. Paglapit ko, sabi ko, ma'am, pwede pa picture? Parang nagpa-cute-cute pa nga akong konti. Siyempre, di ba? Siyempre, pag lalapit ka sa artista, amoy-amoy ka muna. Si okay naman yung amoy ko. So, madali na akong punta na agad ako. Noong ngayon, sabi ko sa kanya, ay ma'am, pwede pong magpa-picture. Parang pa-baby style pa ako eh. Ako, ay ma'am, pwede mong picture. Parang ganun eh, no? So, yun nga, dinhead ba ako? Sabi ko, anak ng teting, dead ma ako dun ah. Tapos inulit ko, hindi pa ako nadala. Inulit ko, sabi ko, ma'am, pwede pa picture? Wala lang, dead mo ulit. Ulitin ko, artista ng GMA.
singket na may pagka-boyish, pagka-boy, pang Jose Rizal ba tawag doon? Alam mo yung gupit ng babae na panglalaki, ganun yung style ng buhok niya. Tapos naging magaling siya kumanta, magaling siya umacting, no, at maganda, sexy, singkit, maputi, pero napaka walang kwenta ugali. Hindi naman lang ako inintuan na ay baka busy po ako. Ay busy ako, hindi. Tinignan niya lang ako, siguro sabi niya, hindi mapagkakatiwalaan to. Kaya nilagpasan niya na lang ako. Oh, may mga ganyan artista, may mga alam niyo yung mga ganun. Pero ang nangyari noon, ang iniisip ko ay baka busy, baka sobrang nagmamadali. Pero sa tingin ko naman, yung lakad niyang yun, parang wala naman siyang lakad na importante dahil parang nag-mega-mega mall pa siya, no? Yung lakad niya pang Miss Universe, no? So hindi mo masasabing nagmamadali. So yun nga, no, hindi, inayaan ko na lang, sabi ko, baka ayaw niya talaga magpa-picture. May mga ganyan artista talaga, may mga attitude talaga daw, yung iba yan. Hindi naman maiwasan yan eh, pare-parehas lang naman. Kaparehas lang naman din natin mga tao yung mga yan, di ba? Natural na magkaroon ng masamang ugali yung mga yan. O, katulad nito, yung kay Catherine, no, syempre ito, huwag tutularan ng mga kabataan to na magpe-picture ka ng naka-bad finger ka, naka-dirty finger ka, di ba? So, para sa akin, eh, hindi rin natin alam kung anong purpose nitong picture na to. Eh, baka mamaya may purpose din yung picture na yan, kaya, biruin mo ba naman, isipin nyo, ah. Magpe-picture kayo, naka-dirty finger si Catherine Bernardo, tas ipopose. Alam niya naman na ipopose yan. Alam niya rin naman na kakalat yan at alam niya rin naman na mapapanood ng iba yan. So, baka may purpose dyan din talaga kung bakit nila ginanyan. Malay nyo, isa din sa tactic. Di pa rin magaling ubo ko. Malay nyo, isa sa tactic yan para ma-hype yung movie nila, di ba? Oh, uy, mag-picture tayo, dirty finger. Oh, pag-uusapan to, magbabiral video ang movie natin, mapag-uusapan tayo. Pwedeng ganun eh, pwedeng ganun yung strategy, di ba? Kaya may ganyan. So tayo, huwag tayo basta-basta husga ng mga artista dahil una-una, kaparehas din lang din natin ng mga tao yan, napapagod, nagagalit. No, may mga attitude, normal yan, tao yan, hindi yan robot. No? So ngayon mga ka-dapper cards, anong masasabi nyo sa issue na napag-usapan natin ngayon at sa video ng ito? I-comment nyo lang po dyan. At ayun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. At ayaw ako tantanan ng ubo ko.